bahay, tubig, kuryente, and pagkain. And napakaswerte ko na nasa Navy ako kasi yung apat na yun, guys, is good morning, guys! So yun, good morning dito kung nasaan man ako. Kung nanonood talaga kayo ng mga vlog ko, alam nyo kung nasaan ako. So yun, umaga dito. Siyempre, pag umaga, siyempre, huwag mong kakalimutan na magligpit ng higaan. Yeah, ikaw yung kinakausap ko, yung hindi nagliligpit ng higaan. So yun, sana maging gawain yun, magligpit ng higaan. Kasi ang sarap tignan kapag yung higaan mo is malinis. And hindi lang higaan, yung paligid ng kwarto mo. So yun, naisip ko sa video na to is kumuha naman ng may katuturan. Since night check ako, 11 AM na dito, guys. And yung pasok ko is 4:30 PM. So naisip ko na gumawa ng video. Yung kagaya ng... Magkano ba yung ginagastos ko dito? Sumakbigla yung ulo ko. So bago natin gawin yung video na to, guys, is meron akong i-unbox. So may na-receive akong package na galing sa isa sa mga nanonood ng vlog ko. So ito. So kahapon, guys, tatlo talaga yung na-receive kong package. Ito binili ko to. Ito yung binili kong package. Nakalimutan ko na ano itong package na to. Kaya i-unbox natin. So yun, pero bago yan, guys, ito yung pinadala sa akin ng isa sa mga nanonood ng video ko. Ito yung laki niya. So actually, mga snacks to, guys. Sinabi niya na sa akin na snacks to. Thank you po, sir, again sa pagpapadala nitong package na to dito para kahit paano is may manguya ako. So yun, i-unbox na natin para malaman natin kung ano ba yung nasa loob ng box na to. So ito, guys, ito yung mga binigay niya sa akin. Ito, paborito ko to. Ito, potato fries. Talagang gustong-gusto ko to. And then, Prima. So hindi ko pa na-try to, pero kapangalan siya ng auntie ko, Prima. So yun, mukhang masarap din to. Tapos ito po yung isa talaga sa hindi naman po ako talaga magpapaka-plastic kasi tutulong tayo po yung pagkain talaga na hindi ko kinakain. Ayoko talaga ng mga seeds. Ito. Tapos cheese curds. Ooh, sarap na ito. So yun, gustong-gusto ko rin ito. Nacho. Corn beets. Pizza. Chicharon. Ang sarap na ito. Buti na may suka ako dito. Talagang masarap to and may enjoy ko to habang nanonood ako ng movie. Thank you po talaga sa mga pinamigay nyo and nakita nyo naman po, nilagay ko talaga sa computer ko. So yun, babalik ko na siya sa box, guys. So yun, guys, meron pa ako isang bubuksan, which is ito yung binili ko and excited ako dito kasi gustong gusto ko to. Ito siya, guys, nasa box. Phone stand, guys. So ito siya. So mapakita ko sa inyo. So ito siya, guys, phone stand. So dalawa siya. Sana kung may tatlo mas maganda. So yan, pwede ko ilagay yung phone ko ng ganyan. And then pwede pa ako maglagay ng isang phone. So I think pwede mo siyang ganito pala, may inano pa something dito para mag-forward siya ng konti. So ganyan talaga siya, guys. Pwede mo siyang i-forward ng konti para yan. Then ayan. Ang ganda, 'di ba? Ayos. So yun, guys, punta na talaga tayo sa kung ano talaga topic ng video na to. So yun, guys, gumawa ako ng video kung magkano ang sinasahod ko dito sa Amerika and hindi ko sinabi yung exact amount, diba? Parang clickbait, you know? Pero hindi ko sinabi kasi kung ibabasin nyo yung rank ko, guys, is E4. So isearch nyo na lang kung magkano yung sahod nun and hindi naman yun ganun kalaking sahod, diba, guys? So yun yung sahod ko, guys. And then itong video na to, guys, isasabihin ko ano ba yung mga pinagkagustusan ko dito bilang isang Navy para magkaroon kayo ng idea para hindi nyo iniisip na kasi, guys, marami nag-iisip na porke nasa Amerika ang ganda ng buhay, lahat kaya mong bilhin or what, mga ganon. Hindi po, kasi dito sa Amerika, guys, is nag-earn kami ng dollars and then nag-spending kami ng dollars. Hindi naman, nag-earn kami ng dollars tapos nag-spend kami ng pesos. Hindi naman ganon. Kung ganon, mas okay, di ba? Pero hindi po yun ganon. So, gumawa ako ng listahan, guys, para hindi ko makalimutan yung mga gastusin ko. So yun, guys, bilang nabubuhay sa mundo, alam natin naman yung mga pinaka-basic na pangangailangan natin. Ito yung apat na yun, guys. Bahay, tubig, kuryente, and pagkain. And napakaswerte ko na nasa Navy ako kasi yung apat na yun, guys, is hindi ko pinoproblema dito sa Navy. So meron akong room, tubig, kuryente, hindi ko pinoproblema kahit gano'n pa ako karami gumamit ng tubig, kahit gano'n pa ako kadalas gumamit ng kung ano-ano mga device sa paggamit ng kuryente. Hindi ko pinoproblema yun, guys, dito sa Navy kasi nasa barracks ako. And then pagkain, hindi ko rin pinoproblema yun, guys.
almusal, tanghalian, hapunan, doon lang po sa gali, and masasarap naman po yung pagkain. Hindi ko po pinoproblema yung apat na yan. Kaya yun guys, medyo swerte. Tapos kaya sakaling mag-asawa ko and lumabas ako sa barracks, hindi ko rin po problemahin yung bahay and pagkain kasi may allowance para doon. Ang problemahin mo na lang is pagbayad ng tubig and kuryente pag nag-leave ka out of the barracks. So yun yung mga problemahin mo. Pero sa ngayon guys, nandito ako sa barracks, hindi ko pinoproblema yung mga yan. Unless na lang guys sa pagkain, kapag kumain ako sa labas, so yun, doon ko talaga poproblemahin yan. Like nakikita nyo naman sa mga vlog ko guys, diba? Kapag lumalabas ako, nag-order ako, syempre sarili kong pera yan. And then next, so yun guys, ito na talaga yung mga binabayaran ko. So unang-una, sasabihin ko yung isa sa pinakamahal na binabayaran ko, which is, nakikita nyo naman lagi sa vlog ko guys, is yung kotse ko. Yes guys, siya yung pinakamahal na binabayaran ko buwan-buwan, pero okay lang kasi ang cute niya naman, di ba? Ay nako, kundi ka lang cute, nako. So ang binabayaran ko per month sa kotse ko guys is $300. So kung i-convert nyo yun sa pesos is 15,000 pesos. So napakahalaga ng kotse dito guys. Kasi dito guys, bibili ka lang ng bawang 3 miles. Hindi ka tulad sa Pilipinas guys, is bibili ka lang ng bawang. Paglabas mo ng pinto, ayan, may tindahan na. Pero dito guys, hindi yung ganun dito. Paglabas mo, kailangan mong magkotse ng 3 miles para lang bumili ng sibuyas, bawang, kamatis. So yung isa talaga yung sa mga pangangailangan dito sa Amerika. Kaya ko naman mabuhay ng walang kotse guys, kaso hindi ako makakapunta sa mga ganun. Which is... And then, syempre may kotse ako, required na bayaran mo to dito guys. Car insurance. So ang binabayaran ko sa insurance ko guys is $90. So kotse and insurance, it's equal to $390, di ba? Halos $400 na kaagad, di ba? Ganun kamahal dito. Of course, kapag may kotse ka, car insurance, ano pa ba? Of course, gas. So yun, ang binabayaran ko naman sa gas guys is per week is $10 lang kasi napakalapit lang ng trabaho ko guys. Kahit minsan pupunta ako ng Walmart, ganun, hindi naman ganun kaaksayado sa gas yung kotse ko. Ang binabayaran ko guys is $10 per week or $40 per month. Or gawin na natin $50 per month, di ba? Kasi minsan napapalayo tayo ng punta. Napapupunta ka ng party. Then ito guys, isa sa pinaka-importante na ayokong mawala sa akin, of course, internet. Alam naman natin lahat na kailangan natin ng internet. So dalawang internet yung binabayaran ko guys. Internet dito sa room ko and then internet sa phone ko. So yun guys, muna natin yung internet dito. So ang binabayaran ko dito dati guys, yung internet ko is $34. Pero yung speed nun is 100 Mbps download and then 5 Mbps upload, which is hindi ko gusto. Kaya in-upgrade ko siya guys sa 300 Mbps na download and then 10 Mbps na upload. Ewan ko ba't hindi nila mataasan yung upload. Napaka-importante nun sa akin guys, pero ewan ko. Mas mahal kasi kapag pinataasan ko pa talaga. So ang binabayaran ko ngayon guys sa bago kong plan, 100 Mbps download and 10 Mbps upload is $80. $80. Sa atin guys, magkano naman ang internet? 1.5. Pero dito guys, it's $80. Halos 4,000 pesos yung binabayaran ko sa internet ko. And then next guys, internet naman sa phone ko. So yung internet sa phone ko guys is kasama na rin yung binabayaran kong phone. Ang binabayaran kong phone guys is dalawa, iPhone 11 and then Samsung Galaxy Note 10. So yan yung mga binabayaran ko guys, phone and then internet na rin. So ang total na binabayaran ko dito guys is $90. So yan, halos 500 something na yung mga binabayaran ko na nasabi ko, no? So yan guys, next na binabayaran ko guys is, ano pa ba? So yun, meron ako mga subscription guys. Kasi dito sa Amerika is uso yung mga ganun. Hindi ko naranasan sa Pilipinas yung mag-subscribe ako for something. Pero dito guys, ang dami kong subscription na binabayaran. Which is, una is Amazon Prime. Kung hindi nyo alam yung Amazon Prime is, Amazon Prime is... Ano nga ba yun? Yung Amazon Prime guys is, Amazon is isa sa mga application or service na ginagamit kapag gusto mong mag-order. It's like Lazada. So yung Amazon guys, dito guys, is para siyang Lazada or Shopee. Yung may-ari ng Amazon guys, yun yung pinakamayaman na tao sa mundo. Kasi yung Amazon is napakalaking company guys. So yun, Amazon Prime naman guys, is subscription para kapag nag-order ako ng something is, hindi ko na binabayaran yung shipping fee. And then at the same time, meron ako mga free movie, free music na nakukuha from being nakasubscribe sa Amazon Prime. So yun, ang binabayaran ko sa Amazon Prime guys is $12. Then... next subscription ko guys is LinkedIn.
alam nyo naman yung website na LinkedIn. So, kaya ako nakasubscribe dun guys, dahil may mga napapanood ako dun na importante, like mga tutorial about sa computer, about sa business. So yun, kaya nakasubscribe ako dun. Ang binabayaran ko dun guys is $30. Then next na subscription ko guys is Google Storage, kasi yun, gusto ko naka-secure yung mga documents ko, kaya nag-subscribe ako sa Google Storage, like 100 gig. Tapos tatlong account yung subscription ko guys. And then ang binabayaran ko yata for total is kind of like, sabihin na natin $10, parang ganun. Hindi ko kasi alam yung exact amount. Basta alam ko for 100 gig is like $3, ganun. So yun, $10. And then Microsoft guys, nakasubscribe din ako sa Microsoft kasi subscription din yung ginagawa ko para gumamit ng Microsoft Word, Microsoft Excel. Hindi katulad sa atin guys, ida-download mo lang. Then, ayun na, di ba? Alam ko mga gawain yun. Kasi gawain ko yun dati sa Pilipinas. So, ang ginagawa ko is nagtotorrent ako. Nagda-download ako ng crack na Microsoft. And then, yun na, may Microsoft na ako sa computer ko. Pero dito guys, nakasubscribe na ako. So, yun guys, sa Pilipinas, di ba? Siyempre, naiintindihan ko naman na hindi tayo nagbabayad ng mga ganun. Kasi, magkano naman yung sahod sa Pilipinas, di ba? Ang sahod mo lang is 10,000 a month. Tapos yung Microsoft is 10,000 pesos. Bibili ka ba ng Microsoft, di ba? So, yun, kaya understandable naman. Pero, sa America guys, dun ko natutunan na kapag may nakukuha kang something and then binabayaran mo, dun ko na-realize kaya yung money dito guys, it's everywhere. Talagang lahat ng tao is nakikinabang. Kasi yung pera dito guys is umiikot. Hindi katulad sa Pilipinas guys na di umiikot, kasi nga, bakit ka nga naman gagastos, di ba? Kasi magkano lang naman yung sahod mo. So alam ko guys, marami pa akong ibang subscription na parang nakalimutan ko lang, pero hindi na ganun kalalaki. So hindi ako nakasubscribe sa kahit anong music kasi hindi naman ako mahilig mag-play ng music. Kasi may mga music ako na paborito ko lang, then yung dinadownload ko na lang sa YouTube. Then ayun lang yung mga piniplay ko talaga. Hindi ako mahilig magplay ng kung ano-anong music. Hindi ako ganun. And then next na pinagkagastusan ko guys is ito yung extra. So parang kung ano yung naisip mong gastusin, katulad yan, bumili ako ng something. So yun yung mga extra ko guys. Ang inaalat kong pera guys para sa mga extra, ang maximum ko guys is $200 a month. So yun yung pinaka-maximum ko na dapat na magastos ko per month sa mga kung anong gusto kong bilhin. Like yan, yung stand ng phone na nabili ko. And plano ko next time is bumili naman ng gaming headset. So yun yung bibilin ko, which is $70, ang mahal. Or 100 something siguro. Ewan ko, magsesearch pa ako kung ano. And sana magbigay kayo kung may alam kayong magandang gaming headset. Sana ma-share nyo sa akin. And then, ito yung last guys. Padala. Hindi nyo alam, syempre nandito ako sa Amerika, pero gumagastos pa rin ako sa Pilipinas guys. So nagpapadala ako sa mama ko. And then, nagpapadala ako para sa bahay ko sa Pilipinas. Which is maliit lang kasi may nangungupahan naman dun sa bahay ko. Kaya konti na lang yung binabayaran ko. And yun, nagpapadala ako sa mama ko sa Pilipinas. Hindi actually padala kasi kasi actually yung pinapadala ko, yung binibigay ko sa mom ko is galing sa YouTube ko. So yun, thank you YouTube at may pampadala ako sa mama ko. So yun guys, being dito sa Navy, yun lang naman yung pinagkagastusan ko. So ang nangyayari guys, once na na-receive ko yung sahod ko, hindi ako gumagastos ulit ng bahay, tubig, kuryente, pagkain. Hindi ko ginagastusan yan unless na lumabas na lang ako ng bumili ako sa restaurant or something, food chain. Yun yung lang ginagastos ko sa pagkain. So yun nga pala guys, nakalimutan ko rin sabihin to na nagdo-donate din ako sa mga charity kagaya nito. Yan, St. Jude. Tapos meron pang isa yun, nakalimutan ko yung pangalan. Kasi nung nakita ko yung page na yun, tumutulong sila sa mga bata. Tapos may tinutulungan silang mga may hirap, ganun. So nakita ko yun. Nakalimutan ko yung isang page na yun. Pero ito yung isang page. So nakita ko yung mga yun. Nagdo-donate ako dyan guys ng $5 a month. Maliit na amount, diba? Pero at least kahit pa paano nakakatulong ka sa mga ganyang website. Pala nakalimutan ko rin sabihin yung mga kagaya ng mga ginagamit kong free software sa computer ko, like Mozilla Firefox. Tapos yung video converter ko na free. Free mga yun, diba guys? Pero nagdo-donate ako doon every month kasi nagagamit ko sila. Diba? Kapag nagagamit mo yung bagay, why not donate to them? Kasi may mga nag-work din guys para ma-sustain yung mga ginagamit nyong yun. So like yung mga vloggers dyan, syempre gumagamit din mo kayo ng mga website. Diba? Sana nakakatulong kayo sa mga ganun. Sana nagdo-donate kayo kahit papaano sa mga ganung website. So yun lang additional na masasabi ko guys sa mga hindi ko nasabi sa video na to. Then, speaking of gastos, so tapos na tayo doon. Punta naman tayo sa savings. So, ang target ko lagi guys na ma-save sa isang buwan
is kasi kung i-calculate ko lahat ng mga ginagastos ko guys, sabihin na natin lahat ng gastos ko guys is $1,000, diba? Sabihin na natin ganun. So ang plano kong sinisave sa isang buwan talaga guys, ito yung lagi kong target, $900 to $1,000 a month. So yun yung target kong isave one buwan. Kasi guys, ang plano ko sa buhay is ayoko magtrabaho habang buhay. Kaya talaga nag-iipon ako para sa future ko. Trabaho habang buhay. Hindi yun yung plano ko sa buhay ko. Ayoko ng ganung life guys. Kasi parang feeling ko hindi ko may enjoy yung life na ganun na nagtatrabaho ka. Gusto ko lang yun. Nagtatrabaho ko online or may business ako or something. Yun yung talagang plano ko sa buhay. Ayoko ng magtrabaho habang buhay. Ayun guys. So nasabi ko sa inyo yung mga gastos ko dito, and then kung magkano yung gusto ko ma-save, and yung savings guys is depende sa kung ano yung gastos din, di ba? Buwan-buwan. So minsan sumusobra yung gastos ko, syempre minsan pag napapagala, di ba? So yun. So sa YouTube ko guys, kasi dalawa naman yung YouTube channel ko, so nakakapag-save ako kahit papano, di ba? Out of YouTube earnings, and then at the same time is dito sa Navy job ko. So yun nga, habang single ako, talagang tinitake advantage ko yung pagkakataon na makapag-save ako ng money para kapag nag-asawa na ako is handa na ako, di ba? And yun nga guys, kaya ako nagsisave ng pera kasi dito sa America guys, hindi uso yung may inaasahan kang ibang tao. Kagaya ng meron akong dad dito, hindi pwedeng pag nawalan ako ng pera. Dad, tingin ng pera. Hindi uso dito guys, hindi yun katulad dito sa Pilipinas na pwede tayo maghingi ng pera sa mga magulang natin. Pero dito, pwede naman siguro yun, pero pine-prevent kong mangyari yun kasi hindi ganun yung ugali nila dito. So ganun dito sa America guys, wala kang pwedeng ibang asahang tao kundi yung sarili mo. Kasi lahat dito guys is binabayaran, walang libre. Ang libre lang sa mundong to guys is huminga. Halos hindi pa nga libre kasi paano ka hihinga kung wala kang makain? Kasi pag wala kang makain at wala kang mainom, malamang one day hindi ka na makakahinga. And so yun basically yung gastos ko dito sa Amerika. So yun, sa mga nag-iisip dyan na mayaman kami dito sa Amerika, mali yun guys. Kasi yun nga, nag-earn kami ng dollars and then nag-spend din po kami ng dollars. Ganun po ang kalakaran dito. Hindi po spend ng pesos. Pero yun nga lang guys, na nandito ako sa US is napaka-fortunate ko pa rin. Kasi kung ikukumpara ko dito sa Pilipinas hindi ko kaya bumili ng mga gamit na kailangan ko. Like computer, laptop, phone. Hindi ko mabibili yun guys kung nandoon pa rin ako nagtatrabaho. Kasi itong laptop ko pa lang na to guys. Itong laptop ko pa lang na to. Yan. Alam niyo ba kung magkano na yan? It's $1,800. Magkano yun? Halos? Gamit tayong calculator. It's like 90,000 pesos sa atin. Yung 90,000 pesos is halos isang taon ko ng trabaho sa Pilipinas. Then itong phone na to guys, alam nyo kung magkano to kapag binili mo ng cash? It's $1,000 guys, $1,000. Magkano yung $1,000 sa Pilipinas? 50,000 pesos, di ba? Oh my god, hindi ako bibili ng cellphone ng 50,000 pesos guys kung nagtatrabaho ako sa Pilipinas. No way. Hell no. F no. So yun guys, yun yung mga pinagkagastusan ko dito sa Amerika. And sana huwag nang madagdagan pa. So yun guys, dito na nag-end tong video na to. So bago ko end yung video, of course, gagawin ko na yung shoutout. So konti lang to isi-shoutout ko guys. To ang una ko isi-shoutout is si Gaga Madiam. So sabi niya, hello Sir Pogi, isang buwan pa lang ako nagsasubscribe sa'yo at tuwang-tuwa ako tuwing napapanood kita. Maarte na makisig. More vlogs pa Pogi at pa-shoutout naman next time. Thanks. So yun, shoutout po sa'yo. Hindi ko po alam kung yan talaga yung tunay mong pangalan. So yun, shoutout po sa'yo, Gaga. Madiam na lang. Next is Zairin Oka. Sabi niya, pa-shoutout ko yun, James. Solid, nakaka-goodbye si mga bids mo. God bless and keep safe, kuis. So yun, shoutout sa'yo, Zairin. Zairin, babae ba siya? Oh, babae. So yun, thanks sa pagiging solid. And then, last na shoutout ko guys is si Nilo Luntao. Sabi niya, hi James, pa-shoutout naman sa susunod mong vlog. From Cagayan de Oro City, lagi kong inaabangan vlog mo. Ang saya, nakakawala ng stress. Ingat lagi, God bless. So yun, thank you po sa panonood, Nilo Luntao. So yun guys, yun na yung last shoutout ko. And sana sa video na to guys is may natutunan kayo kahit papano, di ba? Yung mga gastos ko dito sa Amerika. So yun guys, dito ko na itong end tong video to. Thank you sa panonood, thank you sa mga message. So yun, thank you for watching guys. Have a nice day sa inyo. And see you pa sa mga next video ko pa. Bye bye.